Ayan, good day everyone. Ito na po yung part 2 nung naunang video na in-upload ko na ang topic ay centroid at moment of inertia. Ngayon is pupunta na tayo kung paano mag-solve ng moment of inertia using the transfer formula para sa composite shapes pa rin ito. So, dahil dyan, start na natin. Bigay tayo ng isang figure. So, before pala yan, before tayo mag-proceed, i-summarize muna natin yung napag-aralan natin nung last video natin. So, paano ba magkuha ng location ng NA? Diba, una, kunin mo yung mga area at Y1, yung mga kailangan natin. Tapos, gamitan mo ng formula na area total Y bar is equal to area N YN. So, yan. Next is the moment of inertia of the composite shape. Ito yung magiging formula natin. Inax is equal to ICG plus AD squared. So, bago ang lahat, bago natin i-explain further kung ano yung formula na yan, gawin muna natin yung ginawa natin ng first part. So, ito, figure 1. So, sa ating figure na nakikita nyo sa composite shape, hinati ko na siya sa 4. So, napakadali na lang nito ngayon dahil puro rectangle na lang siya. So, sa figure 1 natin, paano ba kunin ng area ng rectangle pala? Base times height lang naman. So, kailangan mo lang alamin kung ano yung base at ano yung height. So, sa figure 1, ang base natin is 9. At ang height is 1. So, 9 times 1 is equal to 9. Next, base times height ng figure 2 is 7 times 1 again. So, 7. 7 square units. Next, figure 3. Ang figure 3 natin ay may 1 ang base naman na ngayon. At ang height is, ilan kaya yan? So, ang total height ng composite shape natin is 8. I-minus mo ngayon yung height ng tatlong pahalang na square. Dahil hindi siya kasama. Ang kailangan lang natin is sa figure 3. So, 8 minus 1 minus 1 minus 1. So, 8 minus 3 is equal to 5. 5 yung height niyan. So, 5 times 1 is equal to 5. Next, ang pinakahuli, yung area 4. Area 4 is equal to area 2, which is 7 lang. So, bago mapunta sa Y, bago tayo pumunta sa Y, kunin na natin agad yung area total. Area total is equal to 9 plus 7 plus 5 plus 7. So, mabibigyan ka ng sagot na 28 square units. So, let's proceed paano magkuha ng Y ulit. Gaya lang ng dati, yung mga doon sa past video natin. Kunin mo lang yung height ng rectangle na figure 1 natin. Ang height niyan is 1, ang kalahati nun is 0.5. Yun na ba yun? Hindi pa. Kasi ang reference point natin is nandoon sa baba, yung may red line. So, kailangan mo pang i-add ulit yung natitira, which is 7. 7 yan. So, 7 plus 0.5 is 7.5. Next, punta naman tayo sa figure 2. Sa figure 2 natin, meron ulit height yan na 1. So, 1 divided by 2 is 0.5 plus yung natitirang height ulit, which is 6. So, 6 plus 0.5 is equal to 6.5. Second to the last, area 3. Sa area 3, sa figure 3 tayo. Yan. So, ang height niyan is 5, di ba? So, 5 divided by 2 is 2.5 plus 1. Yan, 1 yan. Plus 1 is equal to 3.5. And lastly, sa figure 4 natin, meron kang 0.5. Yan. So, proceed. Next slide. Ayan, summarize ko lang. Ayan. Ngayon, kunin na natin kung ano yung y-bar. Using the formula in Varignon's theorem, area total is equal to area total y-bar is equal to area 1, y1, plus area 2, y2, plus area 3, y3, plus area 4, y4. So, input nyo lang lahat yan sa formula.
At ang matitirang, pag sinimplify nyo yan, ang y bar natin is 4.7857. So, yan. Kung nasan yung yellow dot dyan na nakikita nyo, ayan, na-excite kasi akong, ano, hindi ko na siya na-edit. Yan po, dyan makikita yung y bar. So, nakikita nyo naman, nilagay ko na siya as a point. Kasi nga, symmetrical naman siya vertically. Symmetrical siya, kuya, nasa gitna lang din yan. Tapos, nasa 4.7857. So, next, punta na tayo sa kung paano kumuha ng moment of inertia. So, yun. Dun sa naunang slide natin, ito yung formula. Inax is equal to ICG plus AD squared. Ba tong ICG na to? Moment of inertia lang din yan. Pero ng ano? Ng ating mga common shape. Nakikita nyo siya. Diba? Hinati natin yan sa apat. So, dahil rectangle lang yan. Madali na lang yan. And A is for area. And lastly, D is equal to the distance between x of n and x bar. Yung x of n, meaning yan, yung x1, x2, x3, x4 natin. Apat yan, di ba? Apat yung nakuha nating x. Tapos, kukunin mo lang yung distance on every distance. x1 sa x bar, x2 sa x bar, x3 sa x bar, at x4 sa x bar. Ganun lang. So, yan. Dyan. Ayan, nakita natin, yan yung X bar, yung may yellow dot. Yan. So, yan. Nilagyan ko na ng linya pala dito. So, punta na tayo sa kung paano gamitin yung formula na INAX is equal to ICG plus AD squared. Yan. So, una, alamin muna natin ano ba yung ICG formula ng quadrilateral. Ha? Nailagay ko din yan sa PDF nyo. Sa PDF natin, naalalahanin nyo na lang, pati sa mga hindi ko estudyante, alalahanin nyo na lang na ang ICG ng quadrilateral is BH cube over 12. Yan, pag makikita nyo yan, napakadali na lang yan. I-input nyo na lang agad yan. Pinalitan ko na yung ICG, pinalitan ko ng BH cube over 12. BH cube over 12 is only applicable for quadrilateral, ha? Magkakaiba yan. Iba sa triangle, iba sa circle, iba sa ano ba to? Semicircle, quarter circle, may magkakaiba yan. So, dahil puro rectangle naman na to, pinalitan ko na lang yung formula ng ICG dyan. BH cube over 12. Plus, area, ang area naman ng rectangles, puro rectangles, yan ulitin ko. So, BH times the distance. Distance y sub n minus y bar. So, kapag ano, baka may ano, malito pa sa inyo. Pareho lang din yan dahil i-square mo rin lang din naman. Eh, positive lang din naman yung sagot. Kaya kahit mabaliktad mo yan, okay lang, huwag kayong maglala. Matuto kayong magtiwala naman sa calculus nyo. So, next. Ayan. Ito na yung na summarize kung nakuha natin dun sa last slide natin kung paano makuha yung y bar. So, una, punta tayo sa unang figure, yung naka-blacken, naka-darken dyan. Figure 1. Sa figure 1, kukunin mo yung BH cube over 12. So, ano yung base? Ano yung base natin? 9, di ba? Yan, yan. 9. So, ano yung height natin? Ang height natin is 1. So, dahil BH cube over 12 yan, magiging 9 times 1 raised to 3 over 12. Kuha. So, after nyan, punta na tayo dun sa next part ng formula. AD squared. So, area. Andyan na. Area 1 is equal to 9. So, 9 times 1 cube over 12 plus 9 times the distance. Ito yung distance from there sa x1 natin. Papuntang CG, nung mismong composite beam. So, yan, 7.5 minus 4.7857. Yan yung distance. I-ano ko lang. Hindi ko na siya simplify dahil dito na siya. Yan. Ayan. Nakalagay na. So, yan, 9 times 1 cube over 12 plus 9 times 7.5 minus 4.7857 squared.
Next, punta tayo sa pangalawang figure. Yan, alamin nyo lang ulit. Ano yung base at ano yung height? Ang base natin is 7. Ang height is 1. So, 7 times 1 cube over 12. Plus, ano na naman yung area? Area ng figure 2. Figure 2 has an area of 7. Times the distance. Distance of x2 to x bar. Ito yung distance. 6.5 minus 4.7857. So, i-input natin yan. Isulat natin. Ganito yung magiging itsura. Yan yung sa figure 2. 7 times 1 cube plus over 12 plus 7 times 6.5 minus 4.7857 squared. Next, proceed tayo sa pangatlong figure. Ang pangatlong figure natin is yung patayo na rectangle. So, yan. Ano ba ang base at ano ang height niyan? Ang base is 1. Ano na ulit yung height? 5. So, base times height cube divided by 3. Ay, divided by 12. So, base 1 times 5 cube. Take note, nabaliktad siya. 1 times 5 cube naman ngayon. Dahil pahalang siya, ito yung base o yung 1. Ang height is 5. Divided by 12 plus the area ng area 3, 5, times, ayan, yung distance ng x3 at x bar. Y3 at y bar pala. So, 4.7857 minus 3.5 yung distance niyan. So, rewriting it, ito yung magiging, ano, dapat na isulat nyo kung nagsusulat man kayo. Or kung na-input nyo sa calcu, yan yung ilalagay nyo. So, 1 times 5 raised to 3 over 12 plus 5 times 4.7857 minus 3.5 squared. And lastly, pinakahuli, yung nasa bottom part, which is another rectangle na pahalang. So, ang base is 7, ang height is 1. So, 7 times 1 raised to 3 over 12. Times the distance ng x4 at x bar. Yan. Yan ang ano, distance niya. 4.7857 minus 0.5. So, ano, kapag i-rewrite niyo yan, yan, ilalagay niyo. 7 times 1 cube over 12 plus 7 times 4.7857 minus 0.5 squared. And after that, pag na-input niyo na lahat yan sa calcu, yung apat na magkagatog tong nen na magkakapart, ibibigyan kanya ng sagot na 236.05 units raised to 4. Yan. So, ang units natin for inertia is units raised to 4. Kapag millimeters yan, di millimeter raised to 4. Pag meters, meters raised to 4. Feet raised to 4. Ganyan. So, ayan, dahil natapos na, sana may naintindihan kayo. If ever gusto nyo pang mahirapan or gusto nyo pang matuto, gusto nyo malaman, lalo na sa mga estudyante ko, please, sa inyong ano nyo mamaya, isolve nyo rin yung I9. Ayan, INAX yan eh, sa X, along X. So, along Y din naman yung isunod nyo, isolve. So, ang gagamitin nyo, yung X bar. So, dito ang ginamit natin y bar sa INAI, ang gagamitin natin is x bar. So, sana may natutunan kayo ulit sa akin ngayong araw or ngayong video na ito dahil sa video na to. At sana ma-i-spread nyo rin, ma-share nyo ito sa ating mga ka-CE, CE friends, sa ating mga CE students na mga nakakailangan. So, thank you for listening. Sana ay maulit pa ulit. So, you can subscribe, like, and share this video for more at para ma-update din kayo. Thank you!